Mga puso, update po tayo tungkol sa bagyong Karina at hanging habagat. Makakaparam natin ng umaga si Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo dyan, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa unang period. Unang tanong po, Ms. Veronica, nasa nang po ngayon ang Typhoon Karina? So, base sa ating latest data, kaninang alas 4 na umaga, yung kanyang sentro ay nasa may layong 380 kilometers east ng Apari, Cagayan. Ito ay nagtataglay din ng lakas na hangin na 130 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 160 kilometers per hour, kumikilo sa direksyong north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. May chance po bang mag-landfall ang bagyo at kung sakali, saan po maaaring mag-landfall? So, kasalukuyan, base sa ating latest forecast track, nananatiling mababa pa nga rin yung chance na mag-landfall ito sa kahit na anong parte na ating bansa. Tama po ba, Ms. Veronica, na Cagayan Province po itong matinding hinahagupit ng bagyong Karina? So kung titingnan natin yung mga malalakas na mga pag-ulan, for today yung nakikita natin na may mga moderate or heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters of rain, Batanes at Babuyan Islands at 50 to 100 millimeters of rain. Sa may Ilocos Norte naman, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, sa may Apayao at Cagayan. Although for today, nakikita natin na maulan pa rin Cagayan Valley, pati na rin sa may Aurora. Posible pa po bang lumakas at maging isang super typhoon itong si Karina? Well, kung titingnan natin yung paglakas niya, posible naman siyang lumakas pa, inaasahan natin by tomorrow. Posible nga ito umabot or posibleng lumakas pa ito pero nananatili pa rin ito sa may typhoon category. Although hindi naman natin tinatanggal yung posibilidad ng rapid intensification. Matutuloy po ba itong forecast na by Wednesday night or Thursday morning lalabas na ng PIR itong si Karina? Opo. Base sa ating latest nga na analysis, nakikita natin ba between tomorrow evening and Thursday morning, posible itong mag-landfall sa possibly sa northern portion ng Taiwan. And then, a few hours later, doon natin siya inaasahang lumabas na ating Philippine Area of Responsibility. Ano-ano pa pong lugar ang isinalalim pa sa tropical cyclone wind signal dahil po sa bagyong Karina? So, pinakamataas natin ay tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may Batanes, sa may Babuyan Islands, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, Polillo Islands, Calaguas Islands, pati na rin yung northern portion ng Catanduanes. Uling katanungan po, Ms. Veronica, itong hanging habagat, hanggang kailan po mararamdaman dito sa ating bansa? At tatagal pa po ba ang monsoon rains hanggang sa katapusan nitong linggo? Opo. So, kung with regards naman sa habagat, so inaasahan natin possible hanggang June 25, which is Thursday, posible pa nga rin tayong makaranas ng mga pag-ulan caused by habagat. Although, habagat season din kasi tayo, so usual pa rin yung mga thunderstorm in the afternoon. And then, kung dito naman sa Metro Manila, until Thursday din, habagat, and then better weather conditions pagdating ng Friday. Magandang umaga at maraming salamat po, Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Salamat po. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.